Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pag-unlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng opisina ng kagawaran ng pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Magandang umaga, lambak ng Cagayan. Magpapasalamat na naman ang ating palatuntunang magsasakang Pinoy dahil may isa na namang mapayapang umaga katulad ngayon na tayo'y magkakasama na naman dito sa Himpapawid. Nagpupugay at bumabati na naman sa ating mga masusugid na tagapakinig ang inyong lingkod kasamang Barbie na nag-aanyaya na sana ay pasasaluhan natin ang naihandang talakayan natin ngayong sandali. Sa nakaraang edisyon ng ating programa, mga kaibigan, ay natalakay na ang sistema ng palay check bilang isang mabisang paraan para makamit ang mataas na ani at malaking kita ng ating mga kaibigang magsasaka sa pagtatanim ng palay. Sa pagkakataong ito na patapos na ang ilan nating mga kapatirang magsasaka sa kanilang gawaing pagsasaka ng palay at kapanahunan na silang nag-aani, asahan naming maihatid natin sa kanila sa pamamagitan ng ating programa ang ilan sa mga detalye tungkol sa sistema ng palay check. Maging pamilyar sa sistemang ito at makapaghanda sila ng mabuti sa paggamit ng sistemang ito sa pagpapalaki ng palay sa susunod na taniman. Ang naging gabay natin sa ating ibabahaging paksain ay ang internet mula sa ilang pahina ng Pinoy Rice Knowledge Bank na matatagpuan sa www.pinoyrkb.com. Sa kasalukuyang edisyon ng ating programang Magsasakang Pinoy ay aming ibabahagi ang sistemang palay check para sa palayang may patubig. Ang palay check ay isang gabay sa pagpapalayan o sistema ng pamamahala ng palay na nagpapakita ng pinakamahusay na teknolohiya para magamit ang key-check. Humihikayat din sa mga magsasaka na ikumpara sa kanilang kasalukuyang pamamaraan ng pagsasaka ang mga rekomendadong pamamaraan at nagtuturo sa pamamagitan ng sama-samang diskusyon ng mga magsasaka nang sa gayon ay maiwasto ang mga pagkukulang sa pagpapalayan at maitaas ang ani at kita at mapanatiling ligtas ang kapaligiran. Dumako naman po tayo sa mga estratehiya ng palay check. Mga kaibigan, ang pagkatuto ng mga magsasaka ng sama-sama sa pamamagitan ng regular na pulong at palitan ng kuro-kuro at pangsariling mga karanasan ay kailangan upang matulungan ang mga magsasaka na matutunan ang palay check. Sa mga pulong na ito at sa pamamagitan ng technology demonstrations na ikukumpara ang paraan ng pagsasaka, pamamahala, dami at kalidad ng ani. Ang palay check ay gumagamit ng mga sumusunod na estratehiya. Una po ay ang pagpapakete ng mga importanteng teknolohiya bilang key check. Pangalawa ay ang paggawa ng kasama ang isang grupo ng magsasaka upang alamin ang mga problema sa bukid, ipakita ang mga key check at tulungan ang mga magsasakang matutunan ang palay check sa pamamagitan ng pagkukumpara sa ibang mga magsasaka ng kanilang mga gawa, pamamahala, ani, gayon din ang kita. Pangatlo naman po ay ang pagtuturo sa mga magsasaka kung paano suriin ang kanilang pangkasalukuyang paggawa sa bukid at kung paano pagagandahin pa ang kanilang pamamahala gamit ang key check. Pang-apat ay ang pagsusubaybay at pagtatala ng mga ginamit sa bukid at pagkamit ng mga key check sa bawat yugto ng paglaki ng palay. At ang panglima naman po ay ang pagtulong sa mga magsasaka na tayahin ang key check at alamin ang mga kadahilanan ng pagkamit o hindi pagkamit ng key check. Okay, para naman po sa mga hakbang ng palay check, una po ay kailangang pamahalaan ang mga tanim na palay gamit ang key check. Ang palay check ay gumawa ng isang pakete ng rekomendadong teknolohiya.
Bigyang diin sa mga magsasaka na ang kitsek ang pinakamahalagang rekomendasyon upang maabot ang mataas na ani at ito ay nangangailangan ng atensyon at panahon. Ang isang yugto ng pamamahala ng palay ay maaring magkaroon higit pa sa isang kitsek. Ang bawat batayang ito ay iniayos ng may estruktura, kung kaya ang bawat kitsek ay mayroong mga sumusunod. Una po ay ang yugto ng pamamahala. Halimbawa, sa kalidad ng ani, ang kitsek ay gumamit ng certified seeds ng rekomendadong variety. Pangalawa naman po ay ang pagtaya ng kitsek. Ito po ay ang tagapagsaad o tumitiyak sa pamamaraan upang malaman kung nakamit o hindi ang kitsek. Halimbawa po, ang binhi ng mas pinakamagandang variety ng palay ay sertipikado ng NSQCS na pinatutunayan ng tarjeta o tagsasako. Kung ito ay nakamit, bigyan ng check. Kung hindi naman po, ito ay bigyan ng X. At ang susunod naman po ay ang kahalagahan. Ipinapakita po nito kung bakit mahalaga ang kitsek sa paggamit ng mithiing pagtaas ng ani. Halimbawa, ang certified seeds o sertipikadong binhi ay puro, malinis, buo at pare-pareho ang sukat at may pagtubong hindi bababa sa 85%. Susunod po ay ang rekomendadong pamamahala. Ang mga gawain na kailangan upang makamit ang kitsek at kaakibat ng pamamaraan sa pagpapalay ay ipinaliliwanag. Halimbawa, pumili ng variety na may potensyal na umani ng mataas, mabilis sa merkado, at subok na sa technology demonstration o adaptability trial. Ang mga rekomendadong gawain o pamamaraan ay ang inputs, samantalang ang mga kitsek naman ay ang outputs. Pangalawang paraan po ay ang obserbahan, sukatin at itala ang paglaki ng palay at isinagawang pamamahala. Hikayatin at gabayan ang mga magsasaka na obserbahan ang palay ng regular at tignan ito ng malapitan sa pamamagitan ng paglusong sa bukid at hindi ng basta't pagtingin lamang sa malayuan. Habang naglalakad sa bukid, ipakita sa kanila kung paano sukatin ang paglaki o pagyabong ng palay at ang pagsasagawa ng pamamahala. Gumamit ng ruler, magbilang o magtimbang. Huwag manghula. Itala ang mga sukat. Ang pagtatala ay mahalagang parte ng paggamit ng palay check upang makasigurado na magagamit pa ang mga impormasyong ito sa hinaharap. Gamitin ang mga nakalaang talaan o ang isang kwaderno. Huwag umasa sa inyong memorya, magtala ng mga detalye. Pangatlong paraan po ay ang pagkumpara at bigyang kahulugan ang mga resulta upang malaman kung ano ang problema. Gabayan ang mga magsasaka sa pagbibigay halaga at pagsusuri ng relasyon sa pagitan ng mga paraan ng pamamahala, pagsukat at kinalabasang ani upang malaman kung ano pa ang maaaring magawa upang mapaganda ang ani. Tanungin sila kung paano nila nakuha ang ganoong ani. Pang-apat na paraan ay ang gumawa ng paraan upang maitama ang problema sa pamamahala sa susunod na taniman. Tulungan ang mga magsasaka na pagandahin ang pamamahala nila sa palay upang maiwasan ang hindi magandang resulta o ulitin ang mga pamamaraan na nagbigay ng magandang ani. Matuto mula sa ating karanasan. Ang sistema ng palay check ay nagtataglay ng walong mga sistema na tinaguri ang key checks. Bago po natin isa-isahin ang mga ito ay ihatid muna natin ang ilang paalala. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Madami sanang nakikinabang kapag walang nasasayang. Sama-sama tayong lahat. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Kaibigan, problema mo ba ang kalamidad na taunang sumisira sa iyong mga pananim? Wes, narito na ang solusyon. Ang 5-into cropping scheme o 5 beses na pagtatanim sa loob ng 2 taon. Posible, kaibigan. Iplinano ang pagtatanim upang makaiwas ang mga pananim sa mga kalamidad kagaya ng bagyo, baha,
taglamig at tagtuyot. Magbibigay din ang gobyerno ng mga tulong pinansyal at teknikal. Ganon din ang mga binhing panlaban sa mga masasamang lagay ng panahon. Resistant sa tagtuyot, lamig, baha at peste sa palayan. Makiisa at makipagtulungan sa 5-into cropping scheme upang masiguro ang tagumpay ng Rice Self-Sufficiency Program ng pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA o Department of Agriculture sa inyong lugar. Kilos na kaibigan, ngayon na! Karagiti kalikagom ang mapatuludan, karagiti babasain, may panggep ti panagmula ti pagay, mais, natnateng, sumagmamano kay kayong at bumbunga, ken panagtaraken ti dingwen, mabalin nyo lang ang apo, ti agsurat, wino agtiteks, dito'y magsasakang Pinoy radio program, ket ilanat tayo kumati paginteresan at topiko iti text ngay patuludyo. No tagundaway tayo, mabalin met a personal, at pamasyar tayo karagiti kasitgan, a research outreach stations, wino satellite stations, ti opisina, ti Department of Agriculture, Region 2, tapno makapili tayo karigiti sumagpamano a libre a babasain, wenno makapagbuya tayo karigiti video presentations, may panggep ti panagtalon. Ije probinsya ti Cagayan, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Lowland Marine Research Outreach Station, ije Minanga Norte, munisipalidad ti Gig, wenno karigiti satellite stations detoy, ije Abulog Seed Farm, Magire, Lokban Abulog, ken Cagayan Breeding Station, ije Magirig, Sulana. Ije probinsya ti Isabela, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center, ije San Felipe, munisipalidad ti Lagan, wenno karigiti satellite stations detoy, Ije Isabela Breeding Station, UPI, Gamo, and Regional Crop Protection Center, San Vicente Hill, Ilagan. Ije Provincia ti Nueva Vizcaya, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Hilliland Research Outreach Station, Ije Sitio Tapaya, Villaros, Municipalidad ti Bagabag. Ije Provincia ti Quirino, masarakan met ti opisina ti Cagayan Valley Upland Research Outreach Station, Ije Barangay Dungo, Municipalidad ti Aglipay. Ije met probinsya ti Batanes, masarakan ti Cagayan Valley Inland Agricultural Research Outreach Station, ije kabesera na ti Pasco. Gundawayan tayo kuma digiti sa serbisyo may papaay, digiti research outreach and satellite stations, ti opisina ti Department of Agriculture dito'y Region 2. Nagyaman kami hapon. Magbabalik po ang palatuntunang magsasakyang Pinoy at makakasama pa rin ninyo ang inyong kaibigan kasamang Barbie. Atin pong ipagpapatuloy ang naumpisan nating topiko, isang mabisang paraan para maitaas ang dami ng ani at madagdagan ang kita nating mga kapatirang magsasaka tungkol sa sistema ng palay check. Isusunod po nating alamin ang mga sistema ng palay check. Ang pangunang sistema po o Key Check 1 ay ang pagpili ng binhi at variety. Gumamit ng mataas na kalidad na binhi ng rekomendadong variety. Ang paggamit ng dekalidad na binhi ay nakakapagdagdag ng 5-10% sa ani dahil sa susunod na mga kadahilanan. Una po ay kakaunti ang halong buto ng mga damo at ng ibang mga variety o pananim. Pangalawa ay puno at pantay ang laki. Pangatlo ay walang pipis at pantay ang hugis o laki. Pang-apat, walang peste o sakit na nagmumula sa binhi o seedborne. Pang-lima, ay may antas na pagsibol na hindi bababa sa 85%. Pang-anim, ay ang paggamit nito ay nangangailangan ng kakaunting dami ng binhi na nagre-resulta sa mas pantay-pantay at malulusog na punla. At panghuli ay nagre-resulta sa malulusog na punla na mas matatag sa peste at sakit. Ang pantay na pagtubo ng mga punla ay nagpapahusay sa pagtatanim at pag-aani ng palay. Ang pagtaas ng ani ay nasisiguro sa paggamit ng mataas na kalidad ng binhi ng rekomendadong variety sa mga lokal na kondisyon. Pangalawang sistema po mga kaibigan o ang Key Check 2 ay ang paghahanda ng lupa. Walang mataas o mababang lupa na makikita matapos ang huling pagpapatag. Ang lupang patag ay nakakatulong sa mahusay na pamamahala ng tubig, nakakabawas din ng pangangailangan sa tubig upang patubigan ang pinitak, nakakatulong din po sa pantay at pagpapatubig at pagpapatuyo o drainage,
Nakakatulong din sa sabay-sabay na paglaki ng mga halaman, nagpapadali sa paggamit ng makinarya sa pag-ani at nagpapadali rin po sa paggawa ng controlled irrigation. Ang lahat ng ito ay nakakatulong sa mas mahusay na pag-aabono, pamamahala sa damo at pamamahala sa kuhol. Kung kakaunti ang kuhol, mas kakaunti ang nasisirang tundos at mas madali ang panghuhulip. Dumako naman po tayo sa pangatlong sistema o tinatawag din nating key check 3. Ito po ay ang pagtatanim. Nagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Ang sabayang pagtatanim ay nakatutulong upang maiwasan ang pagdami ng populasyon ng mga pesteng kulisap at sakit ng palay. Ang isang buwang pagkakatiwangwang o pagpapahinga ng lupa ay nagsisilbing hadlang sa inog ng buhay ng mga pesteng kulisap at sinisira nito ang pinamamahayan ng mga sakit. Ang tubig irigasyon sa komunidad ay kailangang isaalang-alang sa pamamaraang ito. Ang pang-apat na sistema o ang tinatawag po nating Kishek 4 ay may sapat na dami ng malulusog na punla. Ang pagkakaroon ng sapat na dami ng malulusog na punla ay nagdudulot ng sapat na dami ng binhing mataas ang kalidad, paglilipat tanim ng tamang dami ng punla, tama at napapanhong pagbibigay ng angkop at sapat na dami ng sustansya ng palay. Magandang palyo o canopy kung saan mas napapakinabangan ang photosynthesis at nalalabanan ang mga damo. At nakakabuo rin ng matitibay na ugat na nagpapahusay sa kakayang kumuha ng sustansya mula sa lupa. Ang panglimang sistema o Kishek 5 ay ang pamamahala ng sustansya. Sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Ang tamang dami ng sustansya mula sa pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak ay nakasisiguro ng mabuting pagtubo ng pananim, pag-uuhay at pag-abot ng potensyal na ani. Dapat din pong tandaan na ang labis na sustansya ay nakakaakit sa mga pesteng kulisap at mas madaling kapitan ng sakit at nagre-resulta sa mga halamang madaling dumapo at iba pa. Dapat din pong tandaan na ang kakulangan sa sustansya at ang paglalagay nito sa di tamang panahon ay maaaring makapagpabagal sa pagtubo ng mga halaman, makapagdulot ng kakaunting suwi at magaang timbang ng butil. Susunod na sistema po ay ang Kishek 6 na kung saan ito ay ang pamamahala ng tubig. Naiwasan ang sobra o kulang na patubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Ang tubig ang nagdadala ng mahalagang sustansya mula sa lupa tungo sa iba't ibang bahagi ng palay. Ang sapat na patubig ay nagre-resulta sa maganda at malusog na tanim, magandang bulas at normal na paglaki ng mataas na ani. Pampitong sistema o Kishek 7 ay ang pamamahala ng peste. Hindi pumaba ang ani sanhi ng pinsalang dulot ng mga peste. Ang pamamahala ng peste ay bahagi ng pagtatanim ng palay. Ang kaalaman sa interaction ng mga palay sa mga may buhay na nakakaapekto sa kanyang paglaki o biotic factors, kapaligiran o agro-ecosystem at sistema ng pangangalaga ng tanim ay tiyak na makatutulong para maunawaan ang kakayahang makapaminsala ng mga peste. Ang panghuli at ang pangwalong sistema po o Kishek 8 ay ang pamamahala ng ani. Gumapas at gumiik ng palay sa tamang panahon. Ang tamang paggapas at paggiik ay nakapagdurulot na magandang kalidad na butil, mataas na presyo sa merkado at pagkagusto ng mga mamimili. Walong Kicheks na dapat makamit. Walong Kicheks na dapat suriin. Walong Kicheks tungo sa magandang ani at kita. Ito ang Palay Check, ang pinagsama-sama at binalansing teknolohiya ng pamamahala ng palay upang mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka.
ang mga importanteng teknolohiya ay nakapakete bilang key check. Nakasaad sa mga key check ang dapat na resulta sa pamamahala ng magsasaka. Ang mga key checks ay ang sumusunod. Key check 1. Gumamit ng certified seeds ng rekomendadong variety. Key check 2. Walang mataas o mababang lupa matapos ang huling pagpapatag. Key check 3. Nagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Key check 4. May sapat na dami ng malulusog na punla. Key check 5. Sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Key check 6. Naiwasan ang sobra o kulang na patubig na nakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Key check 7. Hindi bumaba ang ani sanhi ng pinsalang dulot ng mga peste. Key check 8. Gumapas at gumiit ng palay sa tamang panahon. Nakasaad din ang gabay kung papaano suriin ang key check at mga rekomendasyon kung papaano makakamit ang mga ito. Ngunit hindi ito simpleng paglalagay ng check o X. Mahalaga na maintindihan kung bakit nakamit o hindi nakamit ang key check. Sa palay check, pinamamahalaan ng mga magsasaka ang kanilang mga palay sa pamamagitan ng pag-oobserba, pagsusukat, pagtatala, at pagsusuri ng mga resulta. Dapat isang grupo ng mga magsasaka ang magsasagawa at sama-samang mag-aaral ng palay check. Ang isa sa kanila ang mamamahala ng magiging palay check demonstration field. Ang may-ari ng demonstration field ay susunod sa lahat ng rekomendasyon ng palay check. Ang bukid na ito ang magiging batayan ng pagtaya sa mga kalakasan at kahinaan sa pamamahala ng bawat magsasaka. Dahil base sa kanilang karanasan, madaling matutukoy ng mga magsasaka kung alin sa mga pamamaraan ang tama at dapat ipagpatuloy na gawain. Malalaman din nila kung ang pamamaraan na ito ay mali, kung kaya't dapat baguhin sa susunod na taniman. Sa palay check, tataas ang ani at kita. Kaya magpalay check na! Iyan po aming mga giliw na tagapakinig, ang mga walong sistemang taglay ng palay check system. Kung balik-aralin po natin ang mga sumusunod, pang-unang sistema o key check 1 ay ang pagpili ng binhi at variety, gumamit ng mataas na kalidad na binhi ng rekomendadong variety. Pangalawang sistema o key check 2, paghahanda ng lupa, walang mataas o mababang lupa na makikita matapos ang huling pagpapatag. Pangatlong sistema o key check 3, ang pagtatanim. Nagsasagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Pangapat na sistema o key check 4, may sapat na dami ng malulusog na punla. Panglimang sistema o key check 5, ay ang pamamahala ng sustansya. Sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Panglimang sistema o key check 5, pamamahala ng sustansya. Sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Pang-anim na sistema o key check 6, pamamahala ng tubig. Naiiwasan ang sobra o kulang na patubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Pampitong sistema o key check 7 ay ang pamamahala ng peste. Hindi bumaba ang ani sanhi ng pinsalang dulot ng mga peste. At ang panghuli at pangwalong sistema o key check 8, pamamahala ng ani, gumapas at gumiik ng palay sa tamang panahon. Tulong sa
ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampiyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. May isang awis para kadigiti mayat ang may kipaset dito yung magsasakang Pinoy, mabalintayin kagapsat, babayin lang kipanag-text iti dati yung programa. Para kadigiti smart, talk and text when Red Mobile subscribers o sarenda lang ti numero 0921-763-2251. Ulitin tayo ti numero 0921-763-2251. Para met kadigiti Globe when o Touch Mobile subscribers o sarenda lang ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo met ti numero 0927-863-4080. Kadigito yung numero ti pangiturungan tayo po mga kadigiti salsaludsod, suhestyon, komento when anyaman akayat tayong edanon ti programa tayo. Nasken met nga ipakuyog tayo kuma ti kompleto anagan kinadres kadigiti text tayo. Ikagumaanan ti programa tayo ang masumbatan at aras nagiti teksyo. Diyos ti agmina. Sana po ay malinaw at naging mabunga ang ating paglalahad ng naihatid nating topiko sa inyo ngayong umaga. Asahan po namin na may ilang kapulutan nating dagdag kaalaman para magamit natin sa pagsasaka, partikular sa ikadarami ng ating anihing palay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga nabanggit na sistemang saklaw ng Palay Check. Magpapaalam na po ang inyong kaibigang kasamang Barbie at nag-aanyaya ng ating pagsasama-sama sa susunod na naman pong pagtatanghal ng ating palatuntunang Magsasakang Pinoy. Magandang umaga muli at patnubayan po tayo sana ng poong maikapal. Maraming salamat po. Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy! Magsasakang Pinoy!